Nais ko lang ibahagi itong pangyayaring hango sa karanasan na naging simula ng kalbaryo naming mga dating tagapaglingkod ng simbahan. Hindi ito lubusang nakakatakot, pero naway magbigay ito sa inyo ng babala o awareness na hindi lahat ng nasa simbahan o taong nasa simbahan ay nasa panig ng kabutihan. Way back 2011, hindi ko nababanggitin ang exact date, even month. Isa akong membro ng Ministry of Altar o sakristan sa aming parokya. Isa sa anim na mga dating lingkod ng Diyos na nagbago dahil sa isang pangyayari na naging daan upang tahakin ang kalbaryo ng aming mga buhay. Isang umaga, nakatanggap si Father A ng isang liham pag-aanyaya para sa isang pulong ng mga kaparian na gaganapin sa Vatican. Si Father A, ang aming kuro paroko o parish priest sa aming parokya. Bago ang araw ng kanyang pag-alis ay ipinakilala niya sa amin si Father Dom, isang pari mula sa Kabisayaan, upang humalili sa mga mass and events ng simbahan habang wala siya. Sa mga unang linggo ni Father Dom sa aming parokya ay agad namin siyang nakagaan ng loob. Hindi lang kaming mga nasa simbahan, gayon din sa mga aktibo at regular na nagsisimba. Makwento kasi si Father Dom. Mapagbiro, palabati sa mga tao at maluwag sa lahat ng bagay, unlike kay Father A na strict at serious type. Dumating ang araw ng pagbabalik ni Father A mula sa Vatican. Nagkaroon ng salo-salo para sa pagbabalik ni Father A at the same time, pasasalamat o pa-goodbye party para kay Father Dom bago siya bumalik sa probinsya nila kung saan isa din siya sa mga kuro-paroko. Sa kalagitnaan ng salo-salo, nagkaroon ng speech pasasalamat si Father Dom sa aming lahat. Humingi si Father Dom ng pahintulot kay Father A at sa amin na bago siya bumalik sa parokya nila ay kung maaari pahintulutan siyang magbakasyon for a retreat sa Mount Makiling gamit ang pangalan ng aming parokya. At may isasama siyang anim sa amin na lubos daw niyang nakatuwaan sa ilang linggong inilagi niya sa aming parokya. Pumili si Father Dom ng tatlong lalaki at tatlong babae. Una niyang tinawag si Leia, isang choir member. Sumunod si na Rose, Joan at Bernard ng mga PYM o Parish Youth Ministry at si Jake at ako mula sa Ministry of Altar Server. Since mga minor pa lang kami at that time, personal siyang tumungo sa aming mga tahanan upang ipaalam kami sa aming mga magulang at guardians. Since libre at si Father Dom na mismo ang nagpaalam, ay agad naman silang pumayag at nagtiwala. Sa mga nakakakilala sa amin, mga dating kasamaan sa parokya, mga kaibigan at kamag-anak, utang ng loob, ibabahagi ko to hindi para sabihin sa lahat na proud ako o kami sa mga nangyari sa amin. Gusto ko lang bigyan ng babala ang lahat and at the same time is makahanap ng mga taong kaya umintindi at intindihin yung mga hindi magandang dinanas namin mula sa gabing iyon sa retreat house hanggang sa kasalukuyan. Sa unang gabi ng retreat at siyang pagdating namin sa retreat house ng Mount Makiling, mga 9 or 10 ng gabi yon. Habang nagpapahinga kami sa ngalay sa pagkakaupo sa mahaba-habang biyahe, ay agad kaming pinulong at kinausap ni Father Dom. Tinanong niya kami kung gusto daw namin i-awaken ng sixth sense namin o ang pagbubukas ng third eye. At first, nagkatingin ng kaming anim. Yung feeling na na-excite pero at the same time, kinakabahan. Pinaliwanag sa amin ni Father Dom ang advantages at disadvantages ng pagiging awaken. Pinaliwanag niya rin kung bakit sa dami namin, sa parokya, ay kaming anim lang ang kanyang napili at isinama. Unang kita pa lang daw niya sa amin ay nakaramdam na siya ng kakaibang presensya at nakita niya yon sa mga aura namin. Mga special na kakayahan na natutulog sa aming katauhan. Kakayahan na makakatulong upang protektahan ang aming mga sarili at mga mahal sa buhay. Kakayahan at katangian na lubos daw naming kakailanganin at gagamitin balang araw. At tinawag niya itong hidden abilities. At first sounds interesting although alam niyo na yung feeling na may pangamba at pag-alinlangan. Pero since ang laki ng tiwala namin sa kanya, dahil nga pari siya, ay agad siya kaming napapayag. So agad niya kaming sinabihan na pagsapit ng alas 12 ng ating gabi, kami ay lalabas at papanik sa itaas ng parte ng bundok para sa isang aktibidad tulad ng meditation, cleansing at iba pang paghahanda o proseso ng awakening. So fast forward tayo guys, hindi ko na i-detalye ang mga ginawa namin o ang method o process ng awakening para hindi pa marisan o subukan pa ng ilan na dahil lang sa curiosity. So nagpatuloy ang mga araw na bukod sa bonding ay naging ganun din ang daily routine namin sa retreat na yon.
parang all about sa paghahanda sa sarili mapa-physically, mentally, emotionally, and spiritually. Nagtataka pa nga kami noon kasi ba't parang wala kaming mga dasal na pasasalamat o kahit anong panalangin na patungkol kay God o kay Jesus o kay Virgin Mary. Although may mga kakaibang dasal siyang sinasambit, parang binaliktad na Latin words. At tuwing binibigkas niya yon, ay kailangan gayahin namin parang repeat after me, ganun. Hanggang sa dumating ang ika-anim na araw namin sa bundok. Alas 7 ng gabi nun habang kami naghahapunan. Napapansin namin na nakangiti si Father Dom habang kumakain. Titingin sa amin sa bingingiti. Parang ngiting manyak. O parang may masamang balak. O may hindi normal na iniisip. Basta sobrang weird. Sa gitna ng katahimikan sa pagkainan, nagsalta si Father Dom. Ngayon pa lang, binabati ko na kayo. Lubos akong natutuwa sa nakikita kong pagbabago sa ora nyo. Pagkatapos yung kumain ay magpahinga na kayo at matulog na maaga. Dahil mamayang alas 3 na madaling araw ay gigising kayo para sa huling parte ng awakening nyo. Isang ritual na pagkilala at pagtanggap, kaya huwag nyong kalimutan mag-alarm ha. Wika niya. So hanggang dito muna guys, mukhang hindi nakasya sa messenger ko. Advance pasensya na ha, kung mabibitin uli kayo para sa mga magagalit na magko-comment. Antok na din talaga ako at maaga pa ang aking gising mamaya para maghanap buhay. Bukas na lang kapag uwi ko uli ng bahay. Yung oras ng pahinga ko bago matulog, itutuloy ko na last part ng confession na to about sa mga nangyari at naganap sa ritual kung bakit satanic piece ang title ng confession ko. Salamat sa mga nagtiyaga at magbasa. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.